Ayun sa mga naghahanap ng sariwang isda. Araw-araw dito sa dulo ng tulay. Ayan. May mga sari-saring isda mabibili dito. Araw-araw po sila nandito. Opo, tatandaan po natin. Ah, mga sa ilalim, mga pinapatagdag sa ilalim, kaya hindi pa rin basta ginagana. Ah, okay. Ay dati dapat ay ano nga 13 ano? 13. Pero ngayon ay 19 uli. Pero hindi pa sure. Hindi pa sure sa 19 talaga. Kulong pa lang nila yun. Ah, okay, sige 'yon. Ayun, pupunta tayo ng barangay para ano, para malaman din natin sa barangay. Barangay kasi sila din minsan nag-uusap. Oo, sige sige sige. Thank you, sir. Maganda dito. Ito yung na-miss ko talaga dito sa ano, papuntang Sariaya. Napaganda ng mga tanawin. Para ka na rin nakauwi sa probinsya mo pag nakikita mo itong mga ganito eh. Katulad ko, ako taga Samar. Pag nakita ko yung mga ganyan, palayan na yan eh. Naalala ko nung aking kabataan. Ayan, mga palayan na yan. Dahil ako yung isang magsasaka rin nung kabataan ko, nung ako'y binata pa. Napakaganda. Good morning mga idol! Kumusta po kayo? Ano ngayon? February 15. Rides tayo. Pupunta natin yung in-update kong tulay ng San Juan to Sariaya, yung nagdudugtong ng San Juan at Sariaya, Quezon. Yung naputol na tulay noong 2022. Dahil maraming nag-comment sa Facebook na kung sure na ba talaga na madadaanan na nung February 14 dahil yun ang nabanggit natin doon sa video na in-upload natin sa Facebook, sa aking Facebook feeds. Yun, pakipalo pala ninyo ang aking Facebook feeds, ang Kay Muto, mga idol. Huwag niyong kalimutan ipalo. Tsaka yung aking channel sa YouTube, Kay Kamaster Vlog, yun. Huwag niyong kalimutan na i-subscribe mga idol. Ayun, good morning mga idol. Okay, samahan niyo kami ni Mrs. Pupunta tayo ngayon doon, i-update ko kayo. Time check natin ay 7:20. Nandito tayo sa Salaban ng San Jose. Salaban, San Jose ito, ditong area na to. Medyo malalayo pa ang biyahe natin dahil may isang oras kalahati itong ating tatakbuhin. Ayun, shout out sa lahat ng mga nag-aalmusal ngayong umaga. Ayun. At syempre, pag napanood ninyo ang video na to, huwag nyong kalimutan na i-like at i-share para maraming makapanood. At marami rin makaalam. Ayun. Rosario na po tayo mga idol. Time check 7:37. Rosario area tayo. Oh, naku naman. Yan ang mahirap dito sa Rosario at San Juan eh. Basta na lang mga tricycle dito na banat eh. Pag dapat alerto dito mga idol ang yung ano mata at pag dito ka alertuin mo nang yung mata. At basta-basta na dito mga tricycle. Hindi marunong sila maghintay. Basta pag tumutok, tuloy. O, tamo naman yan o. Tutok na tutok talaga o. Pwede namang hindi. Walang hiya. Hindi makapaghintay mga yan eh. Tignan mo naman yan mga idol kung gaano ka-traffic dito sa ano area ng San Juan. Aste, Rosario pala, sorry. Ano yan, mga baril ninyo? Dapat may magasin. Nag-aaral yan, umakyat sa buong bundok. Alright. Ayan.
Good morning, Rosario Batangas. Shout out mga viewers ko dito sa Rosario, baka meron. Shout out sa inyong lahat. Follow my Facebook page, Sangkay Muto. Ayan, nakikita mo naman ang Rosario. Pagdating dyan sa cruising na yan, pakaliwa papuntang Chaong, Padre Garcia. Ayan, Padre Garcia, tapos Chaong. Sa ngayon, pag yun ay yung San Juan na tulay na yun, naayos na, nadaanan na, hindi ka na pwedeng, kung papunta ka ng Quezon, o papunta ka sa Riaya, hindi ka na dyan kakaliwa, hindi na, tuloy-tuloy ka na, diretso ka na. Kaya lang naman na kaliwa dito kaya lang naman kakaliwa dito, dahil putol pa yung tulay doon. Dadaan ka ng Padre Garcia, tapos Chaong, tapos Candelaria. Ayan. Ngayon, sakali itong ating target ngayon, ang tulay ng San Juan. Pag ito naman ay ayos na ngayon, di ka na dadaan dyan. Di ka na dadaan ng Padre Garcia. Ayan. Kaya, chichik natin ngayon. Kaya tayo nag-rides ngayon. I-check natin kung madadaanan na nga mga idol. Tama yan, oh. Talaga mga respeto yan. Basta-basta talaga yan sila tututok. Kaya dito sa Rosario, kailangan na maging alerto ka. Pag tricycle ang dito, walang mga respeto dito mga tricycle driver. Hindi sila marunong maghintay. Sila na nga itong may kisingit sa main road. Sila pa itong tuloy-tuloy. Wala na. Alright. Dulo na rin. Dulo. Dulo ng bayan. Town proper yung dinaanan natin eh. Nasa town proper tayo. Ito na yung dulo. San Juan na tayo mga idol. San Juan na. Medyo may layo pa. Wow naman. Wow. Mga 20 minutes na tayo. 20 minutes siguro pa ang tatakbuhin natin. Lalaki na paso. M-check, 7:58. San Juan na tayo. Yan ang mga paso. Yan ang balak-balak kong bilhin eh. Yan ang laki. Mga 6 na piraso niyan. Bubuusan ko lamang. Gagawin kong pusti ng aking bahay. Yan. Yan ang balak ko para magkaroon ako ng sariling lupa. Bibilaw ang paso. Bibilaw ang lupa na panambak. Lalagay ko sa paso. Ayun. Yun ang tatayuan ko ng puste. Kailangan ng bahay mo may sahig lang. Hindi pwede na walang sahig. Kailangan may silong para kung sakaling sawayin ka ng may-ari ng lupa na tinutungtungan mo ng paso, sabihin mo, tingnan mo naman kung kaninong lupa tinutungtungan ko ng aking puste. Sarili kong lupa yan. Hindi ko naman naangkin lupa na tinutungtungin ng paso ko eh. Sa'yo yan. Importante yung lupa ko. Doon ako nakapagbahay. Di ba? Mindset ba? Mindset. Alright. Parang ako lang nakaisip doon ah. Parang naisip lang ng tao walang utak yun ah. O sobra lang utak. Alright. Sa town proper na tayo ng San Juan mga idol, alas 8:04 ang oras natin. Sa town proper ng San Juan. Bababababababa. Ayan, malapit-lapit na tayo mga idol, nasa na lang tayo siguro, nasa
10 minutes ang biyahe natin papunta doon. Ingat-ingat lang tayo dito sa pagpasok ng San Juan kasi nga ang mga tricycle driver dito ay talagang walang mga respekdas. Eh, basta na bastang natutok ang mga yan. Hindi sila marunong maghintay. Jeep or ano dito, jeep man o tricycle driver. Basta tuloy ang bangi. Ayan. Sila ay namuhuli. Alright, diretso na tayo. Dito na tayo sa ating mapuntahan, mga idol. Namiss ko itong kalsada na to. Dahil ito yung kalsada na diretso doon sa tulay. Putol. Ayan. Mahal, 59. Alright, mamaya uli. Pag nandun na tayo mismo sa ating pupuntahan. Hello, good morning. Nandito na tayo sa ano, sa tulay ng ano, ng boundary yata to ng ano, boundary ng San Juan. Boundary nga ito ng San Juan, ano? Batangas at Quezon. Batangas at Quezon. San Juan. Sa estimate niyo, sir, kailan mo kaya ito maladaanan? Wala pa po kaming alam. Wala pa. Wala, walang pwede makausap dyan kaya? Wala pa. Wala pa pong tentative na ano. Pwede po kayong makipag-interview dyan sa mga staff. Mga staff lang gumagawa. Wala namang authorized personnel na pwedeng sumagot ng tanong nyo eh. Mag-ano nga ka? Kasi dami nagtatanong sa akin eh, dahil nai-vlog ko to. Po. Tsaka walang makakasagot ng tanong nyo. Yung mga authorized personnel dyan, yung mga nagtatanong. Sa-check ko nga dito. Ayun. Mga idol, mga master, hindi pa tayo sure. Yung sa aking video na in-upload sa Facebook. Ano? Pati magkikita. Sinda lang magkikita. Tao pa lang ang nakakadaan, mga idol. Wala pa tayong update kung ano, pero nadaanan ng tao. Pwede nang tumulay ang tao, pwede nang dumaan. Ayan. Ito yung mga puste nila, oh, mga idol. Ang tao ay pwede na makadaan. Nakakadaan ang tao. Ang mga vehicles pala ang hindi pa siguro. Napakaganda ng tubig, mga idol, dito. Marami daw. Marami daw ditong ano eh, na kukuhang anong isda. Ayun. Sa mga ano, sa mga nanonood ng aking mga video, nandito tayo sa dulo ng nakatungtong na tayo ng tulay ng ano ng boundary ng Quezon at saka Batangas. Ayan o. May ginagawa pa. Wala tayong may interview. So ngayon, mga idol, pupunta tayo ng barangay. Magtanong tayo kung anong update ng tulay na to para sigurado tayo. Kasi kahit pa sabihin ano, barangay lang sila, natural na sila ang nakakaalam din ng ang update ng tulay na to. Okay? Pupunta tayo.
idol, samahan nyo kami. Ayun mga idol, nakausap natin ang isang ang hippie dito sa kabila. Wala raw kasiguraduhan na makadaan nga, dahil nga naman ay kung mapapansin naman nga ninyo doon sa video ko na nakaharang pa yung mga ano, mga equipment doon. At ngayon yun, ang request ninyo na i-update ko kayo doon sa vlog ko, na pasensya na kayo dahil nakapagtanong si Mrs. doon sa tao lang din ang kanyang pinagtanungan, na hindi man manggagawa doon mismo sa tulay or engineer or ano. Ayun, mismong nakausap natin ang hippie ho kaya? Hippie po ng dito sa San Juan ang ating nakausap ngayon, na wala pang walang eksaktong pitsa. Ayun, ang request ninyo, napuntahan natin ang tulay update. Wala pa tayong eksaktong date or pitsa na makadaan tayo. Kaya doon sa mga gustong dumaan, doon sa nakapanood ng aking video, yun, ito na yung request ninyo. Wala pa tayong eksaktong update or date na makadaan tayo dito sa tulay ng boundary ng Batangas at Quezon. Yun. Ayun, at maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin dito ni Mrs. sa tulay na putol. Salamat. Magandang umaga. Time check natin, alas 8:32. Maraming salamat.